Ayan. Sabi ni Chupapi Fred Bell, Chupapi, paano kaya paano kayo natuto mag-drive? Anong feeling? Mag-aaral pa lang ako mag-drive. Any tips? Ako, Chupapi, kung ikukwento ko yung paano ko mag-drive, medyo comedy. Medyo comedy. Paano ko natuto mag-drive? Natuto ko mag-drive at the age of 9 years old. 9 years old natuto ko mag-drive. Okay? Paano ko natuto mag-drive? It all started with video games. It all started with Gran Turismo. Okay? Yung curiosity ko, when it came to Gran Turismo, okay, dati kasi, nakatira kami, nung bata pa ako, eto, kwento ko, ayan, maganda to, may kwentuhan portion tayo. Nung bata ako, nakatira kami, mga Chupanatic, sa Quezon City, sa May Muñoz. Ewan ko kung familiar kayo sa village, Parkway Village, no, Parkway Village. Diyan kami nakatira dati nung bata ako. Diyan din ako lumaki sa lugar na yan, Muñoz, sa ano, Parkway Village, ika nga. So, doon sa loob ng village namin, 9 years old ako noon. Tuwing hapon, weekends, tuwing hapon, meron kasi kami, yung bahay namin dati doon, medyo may kalakihan, no? Kasi mura lang yung lote na nabili ng lolo ko doon dati. No, mura lang. So, medyo maganda, malaki-laki yung lupa. And yung garahe namin, kasha, 6 na kotse. 6 ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 na kotse. 6 na kotse, kasha. So, ang laki nung garahe namin. Ang laki nung garahe namin. Ngayon, meron kaming, syempre, may mga kotse yung magulang ko ron. Diba? May mga kotse yung magulang ko, yung lolo ko. Meron kami doon isang 1989 na Toyota Crown. No? 1989 na Toyota Crown. Manual. Yung kotseng yun, habang nakapatay yung makina, nagpa-practice ako doon, kina-clutch ko, pinipremera ko, tapos nire-racing ko, di ba? Kunwari ito, nire-racing ko siya, pak, kinakambyo ko talaga, segunda, yan, pak, tresera, pina-power shift ko pa. Tapos, ang naisip ko, parang, paghapon, wala, siyempre, wala sila, wala yung mga magulang namin, nasa opisina, nasa ganyan, nandun yung, may mga araw na, nandun yung kotseng yun, sa garahe. So, naisip ko, may time na nakita ko saan tinatago yung mga susi. Nakita ko saan tinatago yung mga susi sa bahay. Putik, nakita ko ngayon yung susi ng Toyota Crown. Nakita ko yung susi ng Toyota Crown. Sabi ko, this is it. Moment of truth. So, ang alam ko kasi, sa Gran Turismo, nung bata ako, para maipandar mo ang kotse, kailangan ikambyo mo sa primera. Diba? Cambio mo sa primera, tapos apakan mo gasolina, aandar yun. Diba? Aandar yung auto. Diba? Dati ganun yun, nung bata ako. Sa Gran Turismo dyan kasi ako natututo ng manual. So, ginawa ko, di nakapatay makina, nakapatay ignition, ha? Patay ang ignition ng makina. Ang ginawa ko, kinambyo ko muna ng primera. Pak! Ngayon, kinambyo ko primera, pinandar ko ngayon. Pinandar ko, sinaksak ko sa ignition. Pak! Pinandar ko. Pagpindot ko ng starter, umadyot yung buong auto, umabante ng ganun. Takot ako. Umabante ng ganun yung todo yung kotse. Ang lakas ng kadyot. Talagang lumundag paharap yung auto kasi nga naka-primera. Diba? Tapos pinindot ko ignition. Di tumalun talaga yung auto. Sobrang comedy. Kabado ko. Di ko alam nung gagawin ko. Di... Binalik ko sa neutral. Tapos napansin ko, pag nagnu-neutral dati yung driver, yung family driver namin, saka yung daddy ko, pag nagnu-neutral sila, ginaganon nila yung cambio, ginaganyan. Lagi nilang ginaganyan yung cambio. Ayan o, ewan ko kung bakit. Ayan o, lagi nilang ginaganon. So, pag kunwari, stoplight, di bababasa neutral, ginaganon yung cambio. Tapos pag ipipremera, gaganon ni Luit, gaganon, pak, premera. Ayan, ganon. Di ko alam bakit talaga, bakit ginaganon, bakit laging ginaganon. Bad habit ata yan eh, oh, ginaganyan lagi pag nasa neutral. Tapos, di, sinubukan ko. Sabi ko, baka ganun yung kailangan kong gawin, baka kailangan kong ganunin yung cambio, may magic. Iniisip ko dati, baka game shark code, baka may code, gaganunin mo. O di, ginanong ko yung auto, ginanong ko yung cambio, ginanyan ko na ginanyan yung cambio. Tapos, inistart ko. Pagka-start ko,
daw mandar. Ayun, oh, sabi ko, cheat code. Game Shark. Oh, alam ko na yung Game Shark. Akala ko talaga dati, Game Shark yun. Gaganunin mo yung cambio. Gaganyanin mo talaga. Gaganyanin mo na gaganyanin. You have to make sure na yung cambio gumaganon ng gumaganon para mapandar mo yung kotse. Yun yung sa utak ko dati, Game Shark. Ayan, sabi ko, puta, may secret code pala dito, Game Shark. Ayan. So, alam ko na, umandar na yung kotse. Ngayon, ang ginawa ko, hindi ko pa alam ano yung clutch dati. Di ba may tatlong pedal? Di ba may tatlong pedal sa manual? Dati, hindi ko alam ano yung clutch para saan yung pangkaliwang pedal. Di ba? Tapos, alam ko yung preno tsaka yung gasolina. Alam ko yun, yung preno tsaka gasolina. Alam ko yan. So, hindi ko alam ano yung purpose ng clutch. Di ko alam. So, ginawa ko, di maandar na. Naka-neutral yung kotse, maandar. Idle, naka-idle yung auto. Papasok ko ng primera. Papasok ko primera. Di ko inapakan yung clutch. Pagpihit ko ng ganun sa primera. Oh, sabi ko, talagang pinaulit-ulit kong pasok. Ganun. Sabi ko, bakit hindi ganun? Pag kinahatid kami sa eskwelahan, pag kinakambyo naman ni Dodong, hindi naman tumutunog ng ganun na. Natakot ako. Sabi ko, baka sira yung kotse kaya hindi ginagamit. Pinatay ko makina, di marunong na ako magpatay, marunong na magpandar, patay, di ba? Pinatay ko makina. Naakit ako sa Gran Turismo ngayon. Ngayon, pagdating ko sa Gran Turismo sa PlayStation, inaaral ko paano ba to? Ayun, inaaral ko, dinadahan-dahan ko, iniinaano ko. Eh walang clutch dun sa game, di ba? Walang clutch. So, sabi ko, ngayon paano? Paano nangyayari yung bat dito sa game pag pinipindot ko yung R1? Kasi R1 yung primera. R1. Pag pinipindot ko yung R1, ayaw. Puta, pumapasok naman. Wala naman tunog na krak-krak. Gumaan ganun. Tapos pag inabakan ko yung gas, umaandar naman. Sabi ko, skamas to ha. Baba ulit ako. Pinatay ko yung PlayStation. Baba ulit ako sa kotse. Nung pagbaba ko sa garahe namin, napapansin na ako nung driver namin, yung family driver namin. Tapos nilapitan ako ng family driver namin. Sabi, anong ginagawa mo? Anong plano mong gawin? Gusto mo ba matuto mag-drive? Ayan yung sinasabi sa akin ng family driver namin. Sabi ko, oo dong, gusto mo matuto mag-drive. Turuan mo nga ako. Sabi ko ganun, turuan mo nga ako. Sabi niya, naku, yari tayo sa airpot mo niyan. Sabi ko ganun, yari tayo sa airpot mo niyan pag nahuli tayo. Sabi ko, bakit? Di naman ako magsusumbong eh. Pag nagsumbong ako, yari ka talaga. Sabi ko ganun. Ay, pag nagsumbong ako, yari ka talaga, sabi kong ganun. Hindi naman ako magsusumbong eh. Sabi kong ganun. Tangina, no, ikot tayo, sabi kong ganun. Ikot tayo. O, ginawa namin, sabi niya, oh, sige, di ka magsusumbong ha. Kasi yung driver namin, si Dong, mabait din talaga yun. So, dati, talagang close kami, meron kaming bonding din ni Dong. So, ginawa namin, nilabas namin yung kotse talaga. Talagang nilabas namin, umikot kami sa village. Tinuro niya sa akin, so ganito gagawin mo. Tinatanong ko sa kanya, Dong, bakit kailangan ganunin ko yung cambio para umandar ng tama? Ayan, kasi sabi ko, Game Shark ba yan? Game Shark? Kaya ginaganong-ganong-ganong para ano? Game Shark ba yan, Dong? Nakita ako naman si Dong, nagtaka ako kay Dong, Hindi niya ginanon yung cambio. Pinihit lang niya ng isang palo, pinalo lang niya ng ganun. Parang pinakiramdaman lang niya ng ganun. Pinakiramdaman lang niya ng ganun yung cambio. Tapos pinaandar na niya. Sabi ko, puta, umandar ha. Sabi ko, Dong, paano mo napaandar nang di mo ginawa yung Game Shark? Ayan, sabi ko, ba't di mo ginaganon? Parang si Daddy, di ba ginaganon ni Daddy yung cambio? Ayan, ha? Ginaganon niya yung cambio eh. Ayan, tapos sabi ni Dong, di, nakaano na yan, okay na yan. Alam ko yung code. Si Dong eh. Si Dong, sinabi niya, di, alam ko yung code. Ginanon ako ni Dong. Sabi ko, skamas ka. Yan, alam mo yung code, skamas ka. O, di, ganun na. So, ang ginawa niya, sabi niya, ganito gagawin mo. I-clutch mo muna. Apakan mo tong pedal na to, yung nasa pinakakaliwa. Ito yung tinatawag na clutch. O, di ba? Clutch. Ganun pa yung pagkasabi niya. Hindi clutch eh. Clutch. K-L-A-T-S. Clutch. Ayan, clutch. Apakan mo yung clutch. Ayan. Apakan mo yung clutch. Pag-apak mo ng clutch, apakan mo ng buo yung clutch. Oh, apakan mo yung clutch ng buo. Ayan, oh, sige, apakan ko ng buo yung clutch. Eh, takot ako ipasok sa primera kasi lahat ng experience ko ng pagpasok sa primera, gumaganon, di ba? So, oh, sabi ni Dong, oh, sige, cambio mo primera. Oh, di, cambio mo primera. Uy, pumasok. Pumasok, tuwag-tuwa ako, pumasok ng primera. Pagkapasok ng primera, binitawa ko na todo yung clutch. Boom, ayun.
andar, talbog. Talbog andar yung utong ganun. Yun namatay. O ha? Tanatakot ako doon. Natakot ako. Kinabahan na naman ako kasi sa sobrang excited ko, pinasok ko ng primera, pumasok ng primera, tinanggal ko agad yung paa ko sa clutch. Eh, pumasok eh. Bug! Kayo, kaldug! Kaldug yung buong auto. Pug! Patay. O ha? Mo. Ha? Tawa ako na tawa para ang g***o nun. Ayan. Sabi ko dong, na ano ba to? Bakit ganun? Sabi niya ganun, di, dapat kasi di mo muna binitawan yung clutch. Sabi sa akin ni Dong. So, ganito gagawin mo. Alika, upo ka sa passenger side. Ayan, upo ako sa passenger side. Dito nuruan akong dahan-dahan. Step by step. So, sabi niya, clutch mo, i-clutch mo, tapos i-cambio mo ang primera, lagyan mo ng bahagyang gasolina, dahan-dahan mo ngayong bitawan yung clutch. Ayan, ganun-ganun. Oh, dahan-dahan mo bitawan yung clutch, tapos saka mo dahan-dahan bigyan ng gasolina. Ayan, pag nabitawan mo na yung clutch, sabi ni Dong, pag nabitawan mo na yung clutch at tinuloy mo na yung pagbigay mo ng paa mo sa gasolina, napaka ano na yan, tutuloy-tuloy na sa sakyan yan, tutuloy-tuloy na. Sige, di pinakita sa akin ni Dong, ganun ang gagawin. Ayan, ayos na, napandar na yung kotse, palit kami. Punta kami sa isang kanto sa village, hinto na naman, palit na naman kami, ako na naman magdadrive. Kambyo ko, primera. Alam na. Nanginginig pa yung paa ko nun. Nanginginig yung paa ko sa clutch. Pagkatapos, di dahan-dahan kong inapakan yung gasolina. Di naririnig ko ng revolution yung gasolina. Pagkabitaw ko ng clutch, ayun, ubiyak yung gulong. Ayan, burnout. The first burnout in my life. Ayan, first burnout experience in my life. Di ganun ko, napakaw ko yung tapos bigla ko talaga dahan-dahan daw tanggalin, yung dahan-dahan sa akin, pluk, ganun, ayun, tinanggal ko agad, sobrang excited yun, umiyak yung gulong, di yan na, di, lumundag yung auto para kaming tumikop sa drag racing, tulin bigla nung primera, tulin bigla nung sabi niya ganun, apakan mo preno, di napakaw ko preno, pagkapa ko ng preno, sadsad naman kami, grabe, sabi ko sa mga ba, sadsad kami ron, pagkasapapa ko ng preno, sadsad, yun, namatay yung makina, bakit namatay yung makina, hindi ko inapakan yung clutch, hindi ko inapakan yung clutch, namatay ang makina, sabi ko puto, Dong, sabi ko, Dong, napakagaling mo pala mag-drive, no? Bilib na bilib ako kay Dong nun. Sabi ko kasi, sobrang hirap mag-drive. Sobrang parang nung namulat yung mata ko na, puta, napakagaling pala mag-drive ni Dong. Napakagaling niya mag-drive. Ayan, what? Sabi ko, Dong, napakagaling mo pala mag-drive, no? Sabi ko, pasingit-singit pa tayo sa EDSA nun pag ginahatid mo kami sa school. Ah, pasingit-singit ka pa sa kahit saan, sa Eskinita, pinapasok ko pa. Tapos ako, ito, hirap na hirap, luwag-luwag ng kalsada, hirap na hirap ako. Bilib na bilib ako kay Dong noon. Sabi ko kay Dong, super idol kita mag-drive. Idol na idol ko mag-drive si Dong kasi ako mismo hirap na hirap na eh. Di, sabi ni Dong, di, ganito gawin mo. Pag piprino ka, pag naramdaman mo na medyo mamamatay na yung makina, apakan mo ngayon yung clutch. Pwede mong ibaba ng primera. Tapos bitawan mo na. Basta, pag naka-neutral ka, sabi sa akin ni Dong, pag naka-neutral ka, pwede kang wala kang problemahin. Yun yung sinabi sa akin ni Dong nung bata pa ako. So sabi ko sige. So kailangan lang every time sabi ni Dong, tuwing nandun ka pag merong kang cambio, sabi ni Dong sa akin, pag nakakambyo ka, pag umaandar may load yung makina at umaandar ka, may load, ha? May RPM na umiikot yung makina. Hindi ang mamamatay, sabi niya, hindi mamatay 'yan. Hoy, ako mamamatay. Hindi mamatay. Pero pag yung RPM mo bumaba ng 1, ayan, nakita mo yan, 1. Sabi niya, ayan, tinuro niya ngayon yung gauge. Tinuro niya yung gauge ng kotse ngayon, yung RPM tinuturo niya. Ngayon, pag ikaw nakakambyo ka tapos bumaba yan ng 1, yung needle bumaba ng 1, sure bull mamatay ang makina mo. Ayan, pag hindi ka umabak ng clutch. Sabi sa akin ni Dong. Sabi ko, ganun ba? So, dapat, pag nakakambyo ko, dapat may RPM. Na ganun, merong RPM. Higit sa 1. Higit sa 1 yung RPM. Hindi mamamatay. Sabi ko, okay. Gets ko na. Di naintindihan ko. Naintindihan ko na siya. Nung naintindihan ko na yung gagawin, di ulit. Drive ulit ako, di ba? Di primera. Primera. Ginawa ko, para hindi mamatay, inangat ko ng 1.5 yung 1.5 yung RPM. Tapos binitawan ko dahan-dahan yung clutch. Ayun, umandar na. Ayun, dahan-dahan na yung andar ko, dahan-dahan na. Nung umabot yung primera ng mga 3,000 RPM, kinambyo ko ngayon, segunda.
Uy, first time pumasok, segunda pa. Oh, segunda na, ala. Segunda na kami, ayan. To, bumibilis na, bumibilis na, segunda na. Tapos, kinambyo ko ngayon, tresera, pak. Oh, tresera na kami. Magsi 69 takbo ko. Magsi 69 takbo. Sabi, uy, uy, bagala mo. Sabi ni Dong, bagala mo. Sabi ko, dito ngayon, oh, kita mo yon. Sabi ko, overtaken ko yan. Sabi ko, overtaken ko talaga. Seryoso, seryoso ko. Overtaken ko. Ayan, overtaken ko yan, Dong. Ayan, oh, at bungbunay loob ko. Overtaken ko yan. Pinasok ko kwarta, pak. Sa loob ng village, 80 na kami. 80 na sa loob ng village. Overtaken ko. Pagka-overtake kung ganun, oh, overtake. Pag-overtake ko, pagka-overtake na overtake ko doon sa kotse, bigla akong pinrenuhan. Diba? Bigla akong pumreno. Ayan. Ayan. Kasi na-overtaken ko na eh. Iniisip ko kasi, parang dati sa game, pag in-overtaken mo na, wala na yon, wala na yung kotse. Mawawala na siya. 9 years old lang ako nun eh. So hindi ko alam. Mawawala na siya. Wala na yon, wala na yung kotse yun. Wala na. He's out. Wala na. Di ginawa ko nun. Puta, pumreno ko. Iyak yung kotse sa likod. Iyak. Puta, iyak na iyak yung ano. Iyak na iyak. Muntik kami mabangga. Muntik kami mabangga sa likuran. Di baba yung driver, galit na galit. Galit na galit yung driver. Galit na galit yung driver. Puta. Nakita bata yung nagda-drive. Na akong ngiti. Eh. Giti ako gano'n. Eh. 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 Nauna kita. Eh. Sabi ko, eh. Nauna kita. Sabi ko, nauna kita. Ang alam ko kasi dati, ang pagmamaneho, lagi dapat mauna ka. Yun yung alam ko kasi, natuto ko racing game eh. Diba? Natuto ko mag-drive ng kotse, racing game. So, tapos nakikita ko yung driver namin. Pag pinahatid kami sa school, laging inuunahan lahat ng mga kotse. So sabi ko, galing mag-drive na itong driver namin. Sabi ko, pag ako nag-drive, uunahan ko lahat yan. Lahat na makita kong kotse dyan, uunahan ko lahat yan. Ayun, na, kaya naging racing driver eh. Kaya ako naging racing driver. Lahat na lang, inuunahan ko eh. Nangyari, di, ganun yung nangyari. So sobrang, to the point na medyo naintindihan ko na yung nung tinuruan na ako overtime. Everyday natututo, everyday tinuturuan, everyday. Di, yun na. Ayan, biglang natuto na mag-drive. Pagdating ng 11 years old, I can fully operate a motor vehicle by myself, no? As in by myself inside the village, kunari. May kailangan akong bilhin na may kailangan kunari si Yaya dati, kasi dati may Yaya pa kami. Si Yaya, gusto magpabili ng mga ano doon sa tindahan. Eh, yung tindahan, medyo tatlong kanto pagitan. Oh, nandun yung kotse. Ako na bibili. Ay, ano ha? Imbis na maglalakad ako papunta sa tatlong kanto, dahil dati, mura lang ang gasolina. Ano, naabutan ko when I was starting to drive, no? I naabutan ko ang Shell Unleaded. Dati Helix pa eh. Shell Helix, yun yung tawag eh. Formula Rimula, no? Ang Shell. Naabutan ko is at 8 pesos per liter ang gasolina dati, no, na pagkahalataan ng edad ko. 8 pesos when I first started driving, it was 8 pesos per liter. It yung ano niyan, 8 pesos per liter lang dati. So isipin niyo gaano katagal na yon, gaano katagal na panahon na yon, di ba? So ginagawa ko, pag bumibili ako ng sari-sari store, tatlong kanto yung pagitan, dinadala ko ngayon yung sasakyan. Ngayon, para makaipon ako na madrive yung kotse, napapansin ko kasi, tuwing hindi ginagamit yung sasakyan, wala gaanong gasolina. So, ibig sabihin, hindi pa napapagasolinahan ng airpot ko yung auto, kaya siguro iniiwan doon. Ngayon, ako naman, pag nakita ko ng konti na lang yung gasolina, eh meron akong konting ipon sa mga allowance ko. Di nakaipon ako ng konti. Di, meron akong 50 pesos. Nakita ko wallet ko dun. May 50. May 50 pesos yung wallet ko. Putang ina. Po, alam ko, sa Roosevelt, di ba, Munoz. Roosevelt, di ba? Eh, ngayon, alam ko, may shell dun na katabi ng McDonald's. Alam ko, McDonald's na ngayon yun eh. Pero yung shell na nandun sa Roosevelt, matagal na yun dun. Matagal na, ilang years nang nandun yung shell na yun. Bata pa ako, nandun na yung shell na yun sa Roosevelt, no? So, dun galing Parkway Village, paubos na yung gasolina, bumili ako ng soft drinks tsaka mga ano namin. Naisip ko, wala ng gasolina, eh meron akong 50 pesos. Inisip ko, pagasolinahan ko yung kotse. So, ang ginawa ko, for the very, very first time, kasi I was usually just driving around the village.
For the very, very first time, lumabas ako ng village. Ako lang mag-isa. Wala akong lisensya. wala akong lisensya, wala akong anything. Bata ako, isang maliit na bata na nagda-drive ng Toyota Crown. Lumabas ako ng village. Lumabas ako ng village. Pumunta ako ng Roosevelt. Pumunta ako ng Shell. Nagpagasolina ako dun kay Kuya. Binigyan ko na ng 50 pesos. Kuya, unleaded. Kaya kasi yun yung naririnig ko lagi sa tatay ko pag nagpapagasolina kami. Unleaded yung nilalagay. 50 unleaded. O, di 50 unleaded. Bigay ako 50. Nagtataka ngayon yung kuya. Bakit bata yung nagda-drive? Takang-taka siya. Nakatingin sa akin. Parang medyo dismayado siya. Hindi niya maintindihan bakit. Hindi niya rin ma-explain bakit. Tapos yung suit ko, yung ano mo yung suit ng bata, yung nakasando, naka-boxer pambahay, naka-chinelas. O, di ba? Di, yun na, okay na. Nagbayad ako. Binigay yung resibo sa akin. Balik na akong bahay. 11 years old ako nito, ha. Balik akong bahay. Di, biyahe na ako na, bye-bye na ulit ako, Roosevelt. O, di ba? Tapos, kada liko ako, naalala ko, nagsisignal light pa ako sa liko. O, sisignal na ako dito. Papasok na ako ng Del Pilar. O, di ba? Babalik na akong bahay. O, ha? Napakalupit. Na, yun yung first ever experience ko. After nun, naisip ko na kagad sa sarili ko na marunong na ako mag-drive. Marunong na ako talaga mag-drive. 11 years old ako noon, ha. Imagine that. Bumusina pa ako sa bahay. Ganito pa yung busina ko sa bahay. Ay, ganun ako bumusina pa. Kapal ng mukha ako, 'di ba? O, puta, 'di ba? Napaagago, 'di ba? Proud na proud pa ako noon. Nasabay pagbukas ng ang pintuan. Puta, kailan mo sino nagbukas ng gate? Lolo ko. Oh, no. Patay. Ina, lolo ko nagbukas ng gate. Ah, patay ka, chupagete. Ayan, tapos ang kinabukasan mo ngayon. Gulat na gulat yung lolo ko pagbukas ng gate. Oh, parang lang. Ano? Paano nangyari? Takang-taka yung lolo ko. Tinawag kagad si Dong. Hinahanap si Dong. Galit na galit lolo ko. Hindi niya maintindihan. Paano nang galing sa labas yung sasakyan na ako lang yung nandun sa loob ng kotse? Tapos ako pa yung nakaupo doon sa driver's seat. Hindi niya talaga maintindihan kahit anong sabihin mo. Tapos yung upo ko yung ganyan pa. Yung nasa manibela, tapos ganyan yung upo ko. Tapos, yung ganito kalapit sa manibela, ganito kalapit. Yan, ganyan kalapit. Yan, ganun. Talaga. Nakakatawa talaga yun. Hindi ko makakalimutan yung experience na yun. Pero yon, doon ako natuto mag-drive. Tinuruan ako ni Dong. Hindi man ako ganong naturuan ni Dong. Natuto talaga ako, yung instinct talaga. Natuto ako sa video game. And then yung tawag dito, yung mga natutunan ko along the way sa video game, na nalagay ko na lang siya in real life. And imagine, I was only, my curiosity fed me at 9 years old, and at 11 years old, I fully know how to properly operate a motor vehicle at 11 years old. So imagine that. And then yun yung ano ko, yun yung naging naging sunod-sunod na. At 13 years old, I was driving a go-kart. Ayan, nagsusubok na ako mag-drive ng go-kart. 14 years old, go-kart. Tapos 15 years old, ayan, nandun na ako sa drag racing sa Libis, sa Ortigas. Ayan, nandyan na ako. Every weekend, nandyan kami. Drag racing, ayan, yung mga ano, sa Libis, White Plains, sa Lagro. Minsan, umaabot pa na Lagro. Ayan, so, ganun ka ano yung ano ko sa car culture, no? Medyo malalim yung experience ko pagdating sa mga sasakyan. Tapos na experience ko rin na masiraan sa kalsada. Tapos aayusin, bubuting tingin yung mga sira, kung ano yung naging sira ng auto. Tapos alam mo yon, yung mga ganun. Ang gaganda ng mga experience na yon. Dami kong experience sa kotse. Sobrang lalim. Ayan, sobrang lalim. And sobrang saya. Ayan, oh.